Magandang araw! Ako si Ginoong Mark. Narito ko para gabayan ka sa ating aralin. Ang ating mga ina ang nagsisilbi sa ating gabay habang tayo ay lumalaki. Dinala nila tayo sa kanilang sinapupunan at inalagaan hanggang tayo ay sinilang sa mundong ito. Isa sa napakadakilang gawain ng mga babae na dapat ipagpasalamat ng lahat ng tao. Sa araw na ito, ating bibigyang pugay ang mga kababaihan ng ating kasaysayan. Sila ay nagsilbing katuwang ng mga kalalakihan para harapin ang laban mula sa mga mananakop. Hindi sila nagpatinag. Buo ang kanilang loob. Hindi naging hadlang ang kanilang pagiging isang babae. Dahil hindi lamang sila mga babae, sila ay mga bayaning Pilipinong kaisa sa pagbabago para makamit ang kalayaan. Alam kong gusto mo nang matutuhan ang ating bagong aralin, kaya naman, anong pang hinihintay nyo? Kunin mo na ang iyong lapis o ballpen, sagutang papel o kwaderno at self-learning module. Tara! Ating pasukin ang maaksyong mundo ng Araling Panlipunan. Tayo muna ay magbabalik-aral. Bibigyan kita ng 3 segundo para isipin ang tamang sagot. Unang bilang, siya ang nahalal na pangulo pagkatapos na mabuo ng konstitusyon ng biyak na bato. Siya ba ay si Emilio Aguinaldo o Mariano Trias? Kung ang napili mong sagot ay si Emilio Aguinaldo, tama ka! Itinatag niya ang rebolusyonaryong pamahalaan na naglalayong matuldukan ang pananakop ng mga Espanyol. Pangalawang bilang, saang bansa ipinatapon si Emilio Aguinaldo bilang bahagi sa kasunduan sa biyak na bato? Ito ba ay sa Macau o Hong Kong? Kung ang napili mong sagot ay sa Hong Kong, tama ka. Isa lamang ito sa kanyang taktika upang paghandaan ang mas malaking rebolusyon. Gamit niya ang perang nakuha sa kasunduan sa biyak na bato para bumili ng armas at magamit sa isang labanan. Pangatlong bilang, sino ang tagapamagitan ng mga rebolusyonaryo at ni Gobernador General Fernando Primo de Rivera sa kasunduan sa biyak na bato? Siya ba ay si Daniel Terona o Pedro Paterno? Kung ang napili mong sagot ay si Pedro Paterno, tama ka. Siya ang nagsilbing tulay upang magkaroon ng pagkakasundo sa dalawang panig. Dahil dito, nakatanggap ng salapi ang mga rebolusyonaryo kapalit ang pagtigil ng labanan, pagsuko ng kanilang mga armas, at pagpapatapon sa mga lider ng rebolusyonaryo sa Hong Kong. Pang-apat na bilang, sinunod ba ng mga Espanyol at Pilipino ang naging kasunduan sa biyak na bato? Ito ba ay opo o hindi po? Kung ang napili mong sagot ay hindi po, tama ka. Parehong hindi sinunod ng bawat panig ang kasunduan, kaya hindi nabayaran ng buo ang mga Pilipino. Gayun din, naghanda si Emilio Aguinaldo sa kanyang pagbabalik sa Pilipinas para sa mas malaking rebolusyon. Panlimang bilang, magkano ang ibabayad na danyo sa mga rebolusyonaryo na bahagi ng kasunduan sa biyak na bato? Ito ba ay 1,700,000 Mexican peso o 1,700,000 Philippine peso? Kung ang sagot mo ay 1,700,000 Mexican peso, tama ka. Ngunit hindi ito naibayad ng buo sa mga rebolusyonaryo at kanilang pamilya. Tanging 600,000 Mexican peso lamang ang binayad ng mga Espanyol. Ang pag-aaral ng Araling Panlipunan ay hindi kailangang imemorya. Kailangan mo lamang maunawaan ang mga mahalagang pangyayari at kung papaano natin magagamit sa kasalukuyan ang aral ng nakaraan. Tara at magbalitaan tayo! Ang Pilipinas ay may mayamang kasaysayan. Isa tayo sa mga bansa sa mundo na may mataas na pagtingin sa mga pamumuno ng kababaihan. Naaalala pa ba ninyo ang ating dating senadora na si Miriam Defensor Santiago?
ang kanyang talino ay hindi matatawaran. Marami siyang nagawang batas na pro-protekta sa karapatan ng mga kababaihan at bata. Ilan sa mga ito ay ang Magna Carta for Women, Cybercrime Act of 2012, at ang Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law. Para sa kanya, ang kabutihan at karapatan ng mga Pilipino ay kailangang manaig at manguna. Babanggain ang lahat, anuman ang kahahatungan, para sa karapatan ng mga Pilipino. Tinawag siya bilang Iron Lady of Asia dahil sa kanyang husay at galing sa pamumuno. Naalala pa ba ninyo ang kanyang mga famous hugot lines na nagpasaya sa maraming kabataan? Wala akong pakialam kung sino ang iboboto mo. Basta sana sa akin ang boto ng mga magulang mo. Balita ko magaling ka raw sa algebra. Can you replace my ex without asking why? Kapag wala kayong sagot sa exam, ilagay ninyo magmahal. Dahil kailanman hindi mali ang magmahal. Nakakatuwa, di ba? Pero lahat ng iyon ay totoo. Tinatawanan natin, ngunit may patama sa puso at isip. Sana'y manatili ang kanyang mga aral at inspirasyon. Ilang taon mula ngayon, kayo naman ang mga mamumuno sa ating bansa. Tularan natin ang husay ni Senadora Miriam Defensor Santiago na nagmalasakit, nagpahalaga at nagpasaya sa buhay nating mga Pilipino. Siya man ngayon ay patay na, mananatiling buhay na buhay ang kanyang halakhak, aral at mga batas na iniwan para sa sambayan ng Pilipino. Isang katangi-tanging babae ng kasalukuyang panahon, gaya ng mga babae sa ating kasaysayan na nagpamalas ng tapang sa panahong rebolusyon ng mga Pilipino. Gayahin mo ako, kumuha ka ng papel at isulat ang bilang 1 hanggang 5. Tukuyin ang mga wastong paraan kung papaano mo pagbubutihin ang iyong sarili upang maging mahusay na pinuno sa hinaharap. Unang bilang, mag-aral ng mabuti. Pangalawang bilang, pahalagahan at tulungan ang kapwa. Pangatlong bilang, ipagmayabang ang mga nalalaman. Pang-apat na bilang, matutong makinig sa opinyon ng iba. Panlimang bilang, sasabihin lang ang katotohanan. Ang tamang sagot natin ay bilang 1, 2, 4, at 5. Sana ay nakuha mo ang mga tamang sagot. Sa ganitong paraan ay maihahanda natin ang ating mga sarili para sa pagtulong sa bayan. Ngayon pa lang ay ating dapat nang matutuhan ang mga tamang kilos at pagpapahalaga dahil ang paglilingkod sa kapwa ay hindi para magkapera. Ang paglilingkod ay para sa ikabubuti ng mga tao. Ang paglilingkod ay kinakailangang tapat at totoo. Gaya ng ating dating senadora na si Miriam Defensor Santiago, hanggang sa kanyang huling hininga, ang paglilingkod sa sambayan ng Pilipino ang kanyang inalala. Tunay na kahangahangang babae. Alamin ang kaganapan sa bayang pinakamamahal. Ito ang balitang mag-uugnay sa nakaraan at kasalukuyan. Ang labanan sa pagitan ng mga rebolusyonaryo at Espanyol ay lalong umigting sa paghahangad ng mga Pilipino na lumaya bilang kolonya. Handa nilang ibuwis ang kanilang buhay para sa bayan. Isang karangalan ang mamatay para sa inang bayan. Ngunit, hindi lamang mga kalalakihan ang handang lumaban para sa kalayaan. Naging saksi ang langit at lupa sa kabayanihang ipinakita ng mga babae ng Rebolusyong Pilipino. Sinisigaw nila ang katarungan, sinisigaw nila ang kalayaan, sinisigaw nila ang pagmamahal sa kanilang ama, asawa, kapatid at anak na bahagi ng himagsikan. Hindi sila pahuhuli sa laban ng lahing kayumanggi. Ang laban ng isa ay laban ng lahat. Ang laban ng mga lalaki ay laban din ng mga babae. Sa araw na ito, makikilala natin ang 7 babae na naging bahagi sa tagumpay ng mga rebolusyonaryo para harapin ang labanan kasabay ang mga kalalakihan.
hindi sila nagpahuli at ipinakita nila ang kanilang katapangan at ang ambag para makamit ang inaasam na kalayaan at pagkakapantay-pantay ng karapatan ng mga Pilipino. Tara na't bumalik tayo sa nakaraan. Noong itinatag ang katipunan sa pamumuno ni Andres Bonifacio, isa sa kanyang naging katuwang ay si Gregoria de Jesus. Siya ang lakambini ng katipunan. Malaki ang kanyang ginampanan para itago ang mga dokumento, revolver at selyo ng katipunan. Tuwing magsisiyasat ang mga gwardiya sibil, handa niyang kunin ang mga ito upang itakas. Kung kinakailangan abutin siya ng gabi sa daan, ay kanyang gagawin para mapangalagaan ang lihim ng katipunan. Nakatira sa kanila si Emilio Jacinto, kaya't maraming dokumento ng katipunan ang kailangan niyang ingatan. Dumating ang panahon na hindi siya tinulungan ng kanyang mga kaibigan dahil sa takot. Hindi siya pinatuloy dahil sa daladala niyang mga dokumento, revolver at timbre ng katipunan. Ayaw nilang madamay. Sa sobrang pagod sa daan, kinain ni Oriang na uminom ng tubig mula sa putikan. Magkaroon lamang ng sapat na lakas para itago ang pinakaiingatang dokumento ng katipunan. Kaya mo ba yun? Sigurado akong hindi mo pa nasusubukan ang pag-inom ng tubig sa putikan. Oops! Huwag kang mandidiri. Kung iyong iisipin kaya niya yung ginawa ay sa dahilang nais niyang magkaroon ng sapat na lakas at maitawid ang nararanasang uhaw. Ang kanyang pagmamahal ay hindi tumigil kay Andres Bonifacio na ipakita ni Gregoria de Jesus ang kanyang lubos na pagmamahal sa bayan. Umiral man ang kaunting takot, mas nanaig ang kanyang pagmamahal sa bayan. Tunay na kahanga-hanga si Oriang, di ba? Kung nais ninyong malaman ang kwento ng buhay ni Gregoria de Jesus, ay maaari ninyong bisitahin ang DepEd Commons at i-click ang docu-videong ito. Sigurado akong hahanga kayo kay Gregoria de Jesus matapos ninyong panoorin ito. Tara at bumalik tayo sa aking kwento. Kilalanin naman natin ang isang babae na nakipagsabayan sa mga kalalakihan sa labanan. Ang mga babae sa panahon ng mga Espanyol ay tinuruang maging mahinhin at magpasakop sa mga kalalakihan. Ngunit, naiiba si Trinidad Texon. Sa mura niyang edad ay tinuruan siya sa paggamit ng eskrima. Ito ang dahilan kaya marunong at maalam siya sa pakikipaglaban. Wala siyang takot at kaya niyang ipagtanggol ang kanyang sarili. Noong nilooban ang kanilang bahay ng isang magnanakaw, hindi siya nagdalawang isip na sugatan ito sa leeg. Noong sumali siya sa katipunan kasama ang kanyang unang asawa na si Sinforoso Desiderio, noong 1895, ipinakita niya ang kanyang husay sa labanan. Mataas ang respeto sa kanya ng mga kasapi ng katipunan. Pagsiklab ng himagsikan, sinasabing kasama siya sa hukbo ni General Mariano Llanera sa pagpapalaya sa San Miguel, Bulacan. Siya ang nangasiwa sa bahay para sa mga may sakit at sugatan sa biyak na bato. Dahil dito, tinawag siyang ina ng biyak na bato. Sa sobrang husay ni Trinidad Texon sa labanan, binigyan siya ng ranggong Tiniente General. Nang siya ay masugatan sa isang labanan, nagpanggap siyang patay at gumawa ng paraan upang makatakas. Hindi lamang siya nakipaglaban, siya rin ay gumamot ng mga sugatan at may sakit na katipunero. Binansagan siyang ina ng krus na pula para sa kanyang paglilingkod kasama ng mga katipunero. Alam ba ninyong nakipagsanduguan din si Trinidad Texon? Ito ang pagsugat sa sarili na ginagamit ang sariling dugo para lumagda at ipakita ang pakikisapi sa katipunan. Ito ay ginagawa lamang ng mga lalaki, ngunit kakaiba talaga si Trinidad Texon. May kilala ka bang babae na katulad niya? Sa kasalukuyan, marami na tayong kababaihan ang kasapi ng Philippine National Police at Philippine Army. Ang ilan pa nga sa kanila ay nangunguna sa larangang ito. Para sa mga mag-aaral na babaeng nanonood ngayon na gustong maglingkod sa bayan para pangalagaan ang kaayusan, katahimikan at kapayapaan, bukas ang pinto ng PNP at Philippine Army para sa inyo. Kailangan lamang natin ng mga babaeng handa ang isip at buo ang loob na sumabak sa labanan para sa kapayapaan. Saludo kami sa inyong kabayanihan. Tandaan,
pantay-pantay ang kalalakihan at kababaihan. Kung ano ang kaya ng mga lalaki, sigurado akong kayang-kaya din ng mga babae. Tara't bumalik tayo sa sunod na bahagi ng aking kwento. Makikilala ninyo ang iba pang mga babae na nagpakita ng katapangan sa panahon ng Rebolusyong Pilipino. Sa isla ng Panay, may isang babae na nagpakitang gilas sa kanyang pakikipaglaban. Mahusay siyang sumakay sa kabayo, asintado sa pagbaril, at namuno sa grupo ng mga gerilya laban sa mga Espanyol at Amerikano. Siya, si Teresa Magbanwa, isang guro, isang may bahay, isang bayani. Kinilala siya sa tawag na Nay Isa. Tubong Iloilo si Teresa Magbanwa at maging sa panahon ng mga pananakop ng mga Hapones ay patuloy siyang sumuporta sa laban sa pamamagitan ng pagbibigay tulong pinansyal. Dahil dito, siya ang tinaguriang Visayan Joan of Arc. Samantala, si Melchora Aquino naman ang tinaguriang ina ng katipunan. Pinatuloy niya sa kanyang kamalig ang mga sugatang katipunero at ginamot ang may sakit. Pinakain din niya ang mga ito. Isa siya sa mga Pilipinong ipinatapon sa Guam dahil sa pagtulong sa mga rebolusyonaryo. Hindi naging hadlang ang kanyang edad para tulungan ang mga nangangailangan. Ang ating pambansang bayani na si Dr. Josepe Rizal ay may mga kamag-anak na babaeng naging kabahagi ng Rebolusyong Pilipino. Si Josefa Rizal na kanyang kapatid ay isa ring miyembro ng katipunan. Gaya ni Gregoria de Jesus, isa siya sa nagtago ng mga mahahalagang dokumento ng katipunan. Si Marina Dizon Santiago naman ang kauna-unahang babaeng katipunero. Nadiskubre niya na ang kanyang ama ay miyembro ng lihim na samahan. Nanguna siya sa proyektong pinansyal at humimok ng maraming kababaihan na maging kasapi nito. Para mapagtakpan ang mga nangyayaring pulong, siya ang nanguna para gumawa ng balat kayo at hindi mapansin ng mga nagbabantay na Gwardiya Sibil. Kumanta, sumayaw at umarte sila para hindi mahalata ang nagaganap na pulong sa loob ng bahay. Pinakahuli sa lahat ay si Marcela Agoncillo. Siya ang tinaguriang ina ng watawat ng Pilipinas. Isa siya sa mga nagtahi nito kasama ang kanyang anak na si Lorenza at kaibigan nito na si Delfina Herbosa Natividad na pamangkin ni Dr. Josepe Rizal. Mano-mano nilang tinahi ang watawat ng Pilipinas alinsunod sa disenyo ni General Emilio Aguinaldo. Nakita natin na ang mga kababaihan noong panahon ng Rebolusyon ay may iba't ibang ambag. Nandyan ang pakikipaglaban kasabay ng mga kalalakihan, paggamot sa may sakit at pagkalinga sa mga sugatan. Pagtatago ng mga mahalagang dokumento at pag-eengganyo sa mga bagong kasapi ng katipunan. Ano man ang mga ito, malaki man o maliit, delikado o hindi, isa lang ang sigurado. Kahanga-hanga ang mga babae sa ating kasaysayan. Tingnan natin ang ating mga ina, yakapin sila at pasalamatan. Ang laban sa kasalukuyan ay hindi na kailangang humawak ng baril o patalim. Ang laban sa kasalukuyan ay pagpapanatili ng magandang kaugalian, respeto at pagmamahal sa sarili nating bahay. May mga kabataang palasagot sa kanilang mga magulang. Karamihan ay hindi sumusunod sa kanilang payo. Alalahanin natin ang pakikibakang ito ng ating mga ina. Inuunawa nila tayo, kaya ibigay natin ang tamang respeto. Sa pamamagitan niyan, maibibigay natin ang pagmamahal sa ating mga ilaw ng tahanan. Maraming salamat at mabuhay ang mga kababaihan. Mabuhay ang mga ina. Sana'y naunawaan mong mabuti ang ating aralin. Kung ating iisipin, walang maliit o malaking kilos basta ito ay para sa ikabubuti ng ating kapwa. Walang dibisyon sa kasarian dahil lalaki man o babae, tayong lahat ay daan tungo sa pagbabago para sa ating pinakamamahal na Pilipinas. Ito ang tapang na ipinamalas ng mga Pilipino. Walang uurungang laban, tuloy ang buhay para sa susunod na henerasyon ng bayan. Kunin mo ang iyong lapis at sagutang papel. Bibigyan kita ng 5 segundo para sagutin ang sumusunod na tanong. Gamitin mong gabay ang mga titik para mabuo ang salita. Unang bilang, siya ang tinaguriang lakambini ng katipunan.
pangalawang bilang. Sino ang babaeng tiniente general na pinagkatiwalaan ni General Mariano Llanera para pamunuan ang hukbo sa Biyak na Bato? Pangatlong bilang, isa siya sa nanguna sa pananahi ng watawat ng Pilipinas noong ipinag-utos ito ni General Emilio Aguinaldo. Pang-apat na bilang, hindi naging hadlang ang kanyang edad para tulungan ang mga sugatan at nagugutom na katipunero. Siya ay tinaguri ang Tandang Sora. Panlimang bilang, siya ang unang babaeng miyembro ng Katipunan na tumulong para madagdagan ang mga babaeng kasapi ng Kilusan. Tingnan natin kung nakuha ninyo ang tamang kasagutan. Unang bilang, tamang sagot, Gregoria de Jesus. Pangalawang bilang, tamang sagot, Trinidad Texon. Pangatlong bilang, tamang sagot, Marcela Agoncillo. Pang-apat na bilang, tamang sagot, Melchora Aquino. Panlimang bilang, tamang sagot, Marina Dizon Santiago. Sana ay nakuha mo ang mga tamang sagot. Kung ikaw ay nahirapan, huwag kang mag-alala dahil maaari mong mapanood ang episode na ito sa YouTube o sa DepEd Commons. Bilang karagdagan, maaari mong gamitin ang link na ito para sagutin ang online na pagsasanay na aking inihanda para sa inyo. Ating i-feature sa susunod na episode ang makukuha natin na may pinakamataas na puntos at pinakamabilis sumagot sa ating pagsasanay. Tandaan natin ang mahalagang aral na ito sa ating kasaysayan. Maswerte tayo dahil naging kaisa ang mga kababaihan para makamit ang kalayaan. Noon pa man, hanggang sa kasalukuyan ay nandyan sila na handang sumuporta sa mga desisyon ng kalalakihan. Hindi tayo dapat magkaroon ng paksyon o dibisyon kung sino ang mas magaling, sino ang mas matalino, sino ang mas malakas. Ang importante sa lahat ay ang pagmamahal at pagrespeto sa kapwa, anuman ang iyong kasarian. Bilang pagbubuod sa ating aralin, tandaan natin ang sumusunod na talasalitaan. Revolver, isang klase ng baril na maaaring paputukin ng sunod-sunod. Timbre, isang selyo o tanda ng isang samahan na inilalagay sa mga dokumento. Asintado, mahusay tumutok o gumamit ng sandata gaya ng baril o espada. Bandila, ito ang salitang kasing kahulugan ng watawat. Mano-mano, masinsin na ginawa ang mahirap na bagay gamit ang kamay lamang. Sa susunod na aralin, malalaman natin kung ano ang naging resulta ng patuloy na paglaban ng mga Pilipino hanggang sa maitatag ang unang republika ng Pilipinas. Kaya bilang takda, maaari mong i-download sa DepEd Commons ang module ikalima para sa Araling Panlipunan Baitang Anim. Muli, ako si Ginoong Mark na patuloy na magbibigay ng aral at saysay sa ganda ng ating kasaysayan. Tandaan, sa Araling Panlipunan, bida ang kabataan dahil kayo ang pag-asa ng bayan.